Sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Naging mabilis naman ang usad ng ikalawang araw ng plenary debates ng Kamara kung saan ang ilang sumalang na ahensya dumipensa sa issue ng confidential funds. Si Mela Lesmora sa detalye. Rise and shine, Mela. Mas bibilis pa ang pag-usad ng proposed 2024 national budget sa Kongreso. Sinertipikahan na kasi ito as urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ipinadalang sulat ng Presidente kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na kailangan ng agad maipasa ang House Bill No. 8980 o 2024 General Appropriations Bill para hindi maantala ang operasyon ng gobyerno ngayong patapos na ang taon, mapabilis ang pagpupondo ng iba't ibang programa at matiyak ang kahandaan ng pamahalaan sa epektibong pagtupad ng mandato nito. Kahapon, bago pa man magbaba ng kautusan ang Presidente, mabilis na rin naman ang usad ng plenary debate sa Kamara ukol sa budget proposal. Higit 10 ahensya ang sumalang at lahat ng ito matagumpay namang na-terminate kahit may mga isyong naungkat dito. Para sa Office of the Ombudsman, muli na namang natalakay ang issue sa confidential funds. Dito'y nanindigan ang budget sponsor ng ahensya na si Appropriations Vice Chair Bienvenido Abante na sumusunod ang opisina sa mga itinakdang hakbang at requirements ng Commission on Audit ukol sa kontrobersyal na pondo. Ito at saka certification. Papakita ko sa inyo. Tinataas ko po para malaman po ng buong bayan na kinukomply po ng ombudsman ang kanilang responsibilidad. Ang sabi nga ng ating ombudsman, if it will question the integrity of the ombudsman, ang sabi niya, oo, tanggalin na yung confidential fund. Let Congress remove the confidential fund of the ombudsman if it will only tarnish the integrity of the ombudsman. Sa pagtalakay naman ng pondo ng Commission on Human Rights, sumentro ang diskusyon sa mga issue ukol sa mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa at tiniyak ng ahensya. The primary service of CHR or mandate is really to investigate state agents and representatives should there be lapses, no, and violation in their primary obligation to protect, promote, and respect human rights. So definitely you have the assurance coming from CHR that they will assist in the safety, accountability, and policy reforms. Sumalang din sa plenary debates ang panukalang pondo ng Department of National Defense. Sa isang panayam, nagbigay ng update si DND Secretary Gibo Teodoro ukol sa issue ng dalawang environmental activists na bumaliktad sa isang press conference ng NTF-LCAC at naghayag ng matinding akusasyon laban sa militar. Maraming testigo doon nung nag-surrender sila. Ngayon, biglang bumaliktad sila. So we are studying the possibility of filing perjury charges against them. Ang Chief Public Attorney, si Attorney Acosta, nando doon at inasigura niya na walang coercion na nangyari. Mela Lesmora para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.